Hello mga katagay! Welcome back to our channel. For today's vlog, ipapakita ko nga po pala sa inyo ang mga nangyari noong nag-o-taking ako. At eto na nga mga katagay, sa sobrang excited namin, napakaaga namin gumayak at nakarating doon sa venue. Alam nyo ba mga katagay, ngayon lamang hindi na late yung si Inday Tagay. At nang papasukin nga kami sa venue, naghanap agad kami ng CR. At tamang-tama pagbalik namin, ayan, pinapipila na nga po kami. At hindi ko nga ba malaman kung bakit kinakabahan ang inyong si Tagay. Parang hindi pa ako makapaniwala na this is it, pansit. At eto na nga, dahil maaga tayo mga katagay, nasa unahan tayo mga beshi. Gaano kakilig yung muntikan ka ng maging top-notcher? Paano ba yan? Iba talaga ang maaga, maaga. Abay, para sa akin nga ay isang karangalan ang makalabit ang mga top-notcher. Na rin naman kumari ko, hindi pa ata makapaniwalang napasa kami. So, sobrang aga nga namin eh, feel na feel ko naman yung pag-upo ko din sa malapit sa harap, sa may harap na nga. At buti na lang talaga, napaka-supportive na rin si boyfriend. Ayan nga siya na ngayon nag-video ng iba. Ever since naman talaga yung pagiging supportive sa akin ni BF. Charot. Ma, iba tayo guys. Talagang kahanga-hanga yung pag-assist sa amin ng Team PRC. Lahat naman siguro kami ay first time yung mga inductees. Pero, nagawa naman ng maayos. At ito na nga mga katagay, bago tayo magsimula, ay kailangan naman natin na humingi ng guidance kay Lord Freypray. Dahil nga naniniwala ako na kung hindi ito para sa amin, wala rin kami dito. Ang paniniwala ko na kung hindi ito para sa akin, siguro para sa iba. Pero para sa akin to eh, claim it. Dahil sa kanya lang talaga ako hindi nag-alinlangan, alam ko laging nandyan sa Lord para sa akin, sa lahat ng blessings. Hindi perfecto ang buhay, pero masasabi ko naman na napaka-bless ko talaga. Who knows na makakapasa ako, diba? Kasama ako sa libu-libong nakapasa. Kahit na aminado naman talaga ako sa sarili ko na hindi ko talaga pangarap na maging isang guro. And yes, tama ka sa pagkakarinig mo. Hindi ko talaga pangarap maging isang guro kasi nga napakahirap para sa akin. Pero hindi ko naman sinabi na madali yung ibang profesyon. Dahil para sa akin, mahirap naman talagang humubog ng mga kabataan. Paghubog sa behavior at mentalidad ng mga kabataan. Dahil ang edukasyon ang magsisilbing hagdan nila sa paggamit nila ng kanilang tagumpay. At ito nga ang aking nasa isip habang ako'y nanunumpa ngayon. Na kailangan kong maging magandang ehemplo sa bawat kabataan. At ngayon, desidido na nga akong gawin ang mga susunod na hakbang. Dahil kung dati naniniwala akong tsamba lang ang lahat, ngayon, nauunawaan ko na ito ang aking calling. Hindi ako makakapasa dito kung hindi ko to kaya. At alam kong kakayanin ko to. Wala namang madaling trabaho at alam kong mahirap talagang maging isang guro. At habang pinagmamasdan ko itong video na ito, na-realize ko na wow, isa ako sa masaya ngayon. Hindi ko in-expect na magiging isang lisensyadong guro ako. Iba talaga kapag si Lord na ang kumilos. Isang kasambahay ako before. At proud na proud ako doon. At ngayon, syempre proud pa rin ako na isang kasambahay pa rin ako. But wait, my twist. Lisensyado na to. Dati, isang bata akong may sonong na batya, tatawagin ng kapitbahay, Tagay, pabili nga. O kaya naman, sasabihin sa akin, Tagay, sabihin mo nga sa inanay mo, dalhan ako ng 3 kilong tulyasan. Sabado at Linggo, tumutulong ako sa kay inay pagtitinda ng isda pag walang pasok. Kapag may pasok naman, nagtitinda ako ng kung anong-anong prota sa room. Minsan bayaba, sampalok, mangga, siniguelas. Ay, nakakamiss yung aking kasipagan.
A few moments later. Lahat naman tayo ay dumaan sa kanya-kanyang pagsubok. At napagtagumpayan naman natin yun, kaya nga ngayon nandito tayo. Ito yung napatunayan ko, if God's will, it will. Mangyayari talaga at magaganap kung ito ang para sa atin. Thank you for watching mga katagay. Subscribe our YouTube channel and follow our page. Maraming maraming salamat po. Paano yan? Magpapapicture ka pa ba? Hindi.